Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa sa channel ko guys, huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin yung bell icon para updated kayo sa akin susunod na mga video. Okay? Ang pag-usapan natin ngayon guys ay tungkol sa buhay ng isang OFW. Mayaman ba talaga ang isang OFW? Kasi karamihan kasi pag sinabing OFW, akala kasi ng marami, maraming pera. Maraming pera yan. Yan. Hindi po totoo yan. Kaming mga OFW, wala po kaming pera. Kasi bawat sahod na tanggap namin kada buwan ay pinapadala namin sa aming pamilya. Kung may pera man mga pera sa amin, sapat lang para sa personal namin pangangailangan. Pamili ng sabon, toothpaste, at mga pagkain. Hindi po totoo na maraming pera ang isang OFW. Kasi ang sahod po namin ay sapat lang para sa pangangailangan ng pamilya. Pangangailangan sa pag-aaral ng mga anak. Aww. Ang gastos nila araw-araw, tuition fee, at kung ano-ano pa. Bawat sahod na natanggap namin kada buwan ay pawis ang puhunan. Aww. Hindi po pinupulot ang pera dito sa ibang bansa. Lahat ng pera na tanggap namin, pawis ang puhunan. Kaya huwag kayong magalit kung ang isang OFW ay hindi kayo binigyan ng pasalubong. Kasi kapag ang isang OFW ay, kapag malalaman nila na pauwi na ang isang OFW, yung mga kamag-anak, yung mga kaibigan, maraming request na bilhan mo ako ng pasalubong, ganyan, sapatos, pantalon, at kung ano-ano pa. At kung hindi nabilhan, magalit, isipin na kasi galing nag-abroad, simula nang mag-abroad, umabang na. Yun ang kanilang iniisip. Ulitin ko guys, ang isang OFW ay hindi po mayaman. Wala po kaming pera. Kung nagka-pera man kami pag-uwi, yan ay inuutang o kaya niloan sa agency para lang makadala ng pera pag-uwi. At pagbalik, babayaran din namin yan. Yung sahod namin matanggap kada buwan, sapat lang yan para ipadala sa pamilya. Kung may matira man konti, yan ay pambili ng personal namin na gamit. Kasi yung sahod namin, hindi malaki. Konti lang. Lalo na kung ordinaryo lang kami mga manggagawa dito sa ibang bansa. Kaya okay magagalit kung may hiningi kayo sa isang OFW na hindi mabigay kasi wala po kami pera na malaki kasi ang sahod namin ay konti lang. Okay? Kung maganda man yung mga post namin sa Facebook, minsan kasi pag OFW, pag po-post kami sa Facebook, magandang damit, magandang reno, pero sa likod ng camera nalulungkot kami guys. Hindi kami masaya kasi hindi po masaya ang buhay ng isang OFW kasi malayo sa pamilya, malayo sa mahal sa buhay. Kaya pinapakita lang namin sa social media na masaya kami. Pero sa totoo lang, hindi po kami masaya. Kasi malayo kami sa pamilya. Tiniis lang namin na malayo sa pamilya para makaipon ng pera para makatulong sa pamilya. Pero yung pera na yan ay sapat lang para sa pangangailangan ng pamilya. Kaya huwag kayong magalit kung wala kayong hindi kayo mabigyan kung ano ang hinihiling ninyo, mga kaibigan, mga kapatid o mga kakilala. Mayroon kayong hiningi sa isang OFW na hindi kayo binigyan, huwag kayong magtampo, huwag kayong magalit. Then ang pera na yan ay hindi pinukulot. Yung sahod nila, yung pera na tanggap na kada buwan ay hindi pinukulot dito sa ibang bansa. Pinaghirapan yan. Okay? So, yan lang po guys. So, thank you for watching my video. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Have a good day and God bless everyone.